Hello mga ka-shipped, this video gagawa tayo dito ng unagi sauce. Simple lang at madaling gawin. Una, mag-grill lang tayo ng mga cuts na vegetables. Meron tayong white onion part at saka leeks, carrots. So ang purpose ng vegetables para sa karagdagan ng umami flavor sa ating unagi sauce. Okay sana mga ka-shipped kung meron tayong buto ng unagi, oil, para mas lalong lumasa yung ating unagi sauce. Kahit yung ulo, pwede natin ihalo dyan. At kasi wala ako, gagamitin ko ngayon is unagi kabayaki. Ito po yun. Bibili niyan sa mga store, sa mga supplier also. So bago tayo magsimula, meron tayo itong alcohol o sake. I-burn lang natin yung sake. Pero hindi ibig sabihin, i-burn natin yung sake, mawala yung alcohol. Nandyan pa rin yung alcohol. Nag-i-stay pa rin dyan. Nababawasan lang habang kung gaano katagal yung ano. At saka kung ayaw yung may alcohol, yung ano, pagbawal sa mga guests na ano, huwag nyo na lang lagyan ng sake or kahit anong alcohol content. So yan, pagkatapos nilagay na natin yung liquid. Ang gagawin natin dito mga ka-shipe, hindi natin lagyan ng hindi muna natin ilagay yung mga yung asukal. Ilagay muna natin tong mga vegetables at saka yung unagi kabayaki. Kasi yun ang pamaraan ko para hindi siya masunog kaagad. Kasi yung sugar hindi na siya nare-reduce. Pag ang habang niluluto matagal ang sugar, nasusunog yun. So kaya mapait yung ating unagi, yung iba. So hindi tayo maglalagay ng cornstarch kasi yung cornstarch also magiging starchy ang ating unagi. Pangit din sa panlasa at saka pag ilagay niyo na sa ating mga pagkain, so medyo makapal, hindi siya glossy yung ating unagi sauce. Ang unagi sauce pala is glossy, sticky, sweet sauce na pwede natin siyang i-marinate sa kahit anong protein nating gusto. Pan-fry man yan o grilled, so yan ang maganda dyan, yung unagi sauce. Ayan na po na mga ka-shipi, na-reduce na po natin ng 30%. Gagawin natin dito, sasala lang natin yan. At saka pagkatapos, ilagay na natin yung iba pang mga ingredients, ang sugar. Hindi ko na pinakita sa inyo mga ka-shipi yung pag-strain kasi alam nyo na yun, di ba? Mas lalo pang tatagal ang ating video. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating sugar. Dapat ang gamitin natin dito is brown sugar, hindi white sugar. So white sugar ang gamit ko kasi wala akong nun. Dark brown sugar mga ka-shipi para magiging mas kaya-aya. Tingnan, glossy yung texture niya. Yan na po mga ka-shipi. I-reduce natin ng 30% again. Ayan na mga ka-shipi, na-reduce na natin yung 30%. So ganyan yung kulay, di ba? Pero kung brown sugar yung ating ginagamit, mas maganda pa ang kulay dyan. Mas dark pa ang kulay dyan. Mga ka-shipi, huwag kalimutang i-share ang video para mapanood din ng ating mga ibang ka-shipe. Salamat!